Nakikita nyo ba yan? Ano ba to? Ito guys ay isang vlogging setup para sa isang smartphone. Katulad ni Vivo V19 Neo. I think ito yung perfect time para gumawa ng ganitong klaseng content para sa inyo. Since halos naman lahat tayo ay malamang nasa bahay lang naman ngayon dahil sa quarantine. At syempre marami nagtatanong sa akin, Beans, can you help us make money at home? Gusto namin maging katulad mo, isang vlogger. Marami kasing advantages ang isang vlogger guys, kahit nasa bahay ka lang, kumikita ka. And masasabi ko na rin na isa siyang form of passive income. Totoo yan. Habang natutulog ako, kumikita ako. Kumakain ako, naliligo ako, kumikita pa rin ako. Hindi po to every week. Hindi po to every day or every hour. Kahit every minute, hindi. Every second, kumikita ka. Ganun kalupit si YouTube. Every second. Yan. Yung nga lang, no, hindi ko pwedeng i-disclose yung aking kinikita, pero malaki na. It's enough to give me a very comfortable life. Kaya ako magbayad ng kotse, kaya ako magbayad ng dalawang kondo, mga ganun. At syempre, lahat yan ay kinita ko lang naman dito sa bahay. Lahat ng mga bagay na ginagawa ko dito, nag-shoot ng video, nag-edit, tapos, yun na, may halap buhay na ako. Lumalabas lang naman ako kapag nag-grocery, nag-withdraw, mga ganun. Pero most of the time, sa bahay lang naman ako. Pero Beans, ang hirap kasi gumawa ng content. Wala akong makontent. Ano bang pwede mong ma-suggest dyan? Well, it's a good thing na nanonood kayo ng video ko. Kasi nga, today, tuturuan ko kayo ng tips and tricks kung paano gumawa ng malupit na content sa kahit anong mga genre dito sa YouTube, no? Gamit ang inyong smartphone. Well, in this case, si Vivo V19 Neo. And without further ado, let's begin. Upload it si Beans and you're watching Unbox Diaries. Hoo-hoo. Hi guys, what's up? So, ito yung ating camera ngayon, no? Si Vivo V19 Neo. So, unang-una, kala nyo lang naman ng camera para i-record nyo yung sarili nyo. Siyempre, hindi ibig sabihin kailangan nyo magkaroon ng Sony, Canon camera, Nikon, yung mga ganun yung mga bigatin. Hindi. Ako na lang yung sabi sa inyo, hindi nyo kailangan ng isang magandang camera para kumita ng malaki sa YouTube. Pero kung tutusin, no? Tingnan nyo naman yung quality ng Vivo V19 Neo. Stick, diba? Kung makita nyo guys, okay naman yung quality na nakakuha dito sa selfie camera na smartphone ko, no? Ito si Vivo V19 Neo. Kaya lang, no? Siyempre, mahirap naman na mag-vlog kayong buong araw na hawak-hawak to na ganito. Kaya kailangan nyo ng vlog setup na katulad nito. Yan. Okay ko lang, ha? Yan, so, syempre, kailangan nyo ng tripod para hindi kayo mangawit, di ba? Actually, most of my vlog, nasa tripod lang yung camera. Mas maganda to kasi mas makapag-focus kayo sa storytelling nyo. Madalas kasi nakaka-distract yung medyo nakakangawit na posisyon na laging paghawak or pag-post ng ganito gamit yung phone. Kaya mas magandang merong tripod. Ayan, so, more on storytelling, story equals content. Yan. So yun ang number one. Kuha kayo ng kahit ganitong tripod lang. Monopod slash tripod. Yan, pwede mo siyang ganyan. O, di ba? Pag nasa table lang. Yun, di ba? Convenient. So kapag ka gusto mo nang gumalaw. Yan, o. Dali lang, di ba? Hi guys, welcome back to my channel. Kumikita ka na. Tapos bili kayo ng smartphone mount katulad ng ganito. And syempre yung microphone. Kung napansin nyo guys, medyo hindi ganun kabuo yung boses ko dito sa phone. Kung mapapansin nyo kasi, medyo ma-echo kapag walang microphone. And hindi ganun ka ganda yung audio quality kapag wala yung microphone. Mas marami kasi siyang pinipick up na noise sa background. Mas maraming distraction. So, mas maganda talaga na meron kang magandang microphone katulad dito. Yan, hello. Mic check. Diba, mas maganda na? Tanggalin ko nga itong laki eh. Yan. Yan lang pala yung tsura niya. Boom! Okay, so ito na yung ating vlog setup. Kita nyo naman. Hello, hello, mic check, hello, mic check. So, nakita nyo naman na natanggal na yung mga echo, yung mga unnecessary noise. Ang mahalaga dito guys is yung kanyang audio quality. Actually, sa karamihan ng mga YouTubers, mas prefer nila mas maganda pa yung audio kaysa sa video quality. Iba talaga nabibigay ng audio quality guys. Kasi nga, mas klaro yung message na ma-i-deliver nyo sa audience nyo. Yun, yun na naman. For example, dito sa aircon namin, di ba? Medyo maingay. Malamang gusto mo sa air-conditioned room. Kaya lang, medyo maingay, no? Mahirapan kang i-deliver yung message mo. May distraction ka. And, voila! Hi, Shang! Ayan, so kakalagay ko lang ng microphone, no? And, ayan. Kamusta yung audio quality?
Okay na ba? So yun ang nabibigay ng microphone, guys. Lalo na to kasi shotgun siya. Ang okay kasi sa shotgun microphone, no, is yung kanyang directional na pickup. So kung saan na siya nakaturo, dun niya lang ipipick up yung audio. So wala siyang mapipick up sa likod. Yun yung advantage niya. Kaya mas maganda yung quality. Nakaturo lang siya sa'yo. Sa boses mo, sa bibig mo. So, may eliminate niya yung noise dun sa background. That is the major advantage. Actually guys, kung maayos naman yung lugar nyo, no, hindi nyo na makailangan ng microphone. Pero kapag may tumitilaok sa background, kung merong nagpupukpuk, nagmamartilyo, maririnig talaga kapag wala kang directional microphone. Iba kasi talaga ang nagagawa ng magandang audio. Mas gumaganda ang storytelling, mas may punch, ganun. And for me, yun lang naman kailangan nyo. Well, pwede naman kayo mag-upgrade, no? Like, better lighting, better cameras, mga ganun. Pero saka na yun, pagka malaki na yung channel nyo at kumikita na kayo. Pero as for now, pwedeng-pwede na to. Smartphone, yung tripod. Actually, yung tripod nga lang eh, pati yung smartphone, pwedeng-pwede na. Basta ma-deliver nyo lang yung message nyo, okay na yun. Actually, kung gusto nyo pa mag-upgrade, meron tayong lighting setup dito. Meron akong ring light at meron din akong extra pang LED light na merong diffuser. Ito yung main camera natin, no? Tapos meron pa akong microphone dito. So kung gusto nyo mag-upgrade ng setup, ayan, malamang ganito ang magiging itsura niyan. Kaya lang sinasabi ko sa inyo, medyo magastos to. Medyo aabot na kayo ng mga 50k, 60k, mga ganyan, para lang magawa tong setup na to. Pero sinasabi ko na sa inyo, lumaki tong channel na to na plancha lang yung table ko, na cellphone lang yung gamit ko, na ceiling light lang yung aking ilaw. Ganun lang. Actually, papakita sa inyo ha. Tutur ko lang kayo sa aking magandang studio. So ito yung office ko. Yan, table lights. Rinig nyo, may aso. Pero hindi ko masyado marinig dito. Yan ang advantage talaga. Ito yung aking kitchen. Si Aryan, the editor. My beautiful refrigerator. Tapos, syempre, andito yung aking office. Medyo ma-echo kasi nga wala masyadong laman yung aking office. So nakita nyo naman yung pinagkaiba ng quality bigla. Kasi nga, medyo dumilim. Wala tayong masyadong ilaw. At ito lang yung ilaw natin. Wala lato rito. Oh, medyo mas gumanda na. Oh, diba? Ceiling light lang. Oh, pogi na oh. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Kung gusto nyo magtipid, no, at mas gumanda pa yung quality ng inyong mga video, syempre, gagamit na lang kayo ng sunlight. Ito, window light lang yung gamit ko dito. Ayan, so kung mayroon kayong window sa bahay, ayan na naman. Busta nyo lang yan. Syempre, dapat against the light. Dapat against the light. Dapat dito pumupunta yung araw. Hindi dapat ganito. Medyo sabog yung background. At hindi masyado naiilaw yung mukha. Dapat diyan nakatapat. And voila! Ito nyo naman. Technically, mas maganda pa yung quality nito kisa dun sa ating studio setup. Mas natural yung itsura ko, mas natural yung skin tone, at nagmumukha siyang parang DSLR camera na. So, kitang-kita nyo naman. Sa selfie camera lang ni Vivo V19 Neo, makakakuha ka na ng mga very sharp looking video dito. Tapos, meron ka pang magandang microphone and meron ka pang tripod. Yun ka lang. Hi guys, what's up? Welcome to my channel. And you're watching Unbox Diaries. Boom! Kita ka na. Show me the money. So yun yung step 1 or yung first part ng ating road to a million subscribers. Oh, yun nga. Kailangan mo lang naman ng smartphone and yung tripod to start with. Itong setup na to ay only 1,200-300 ata sa Lazada. Meron ako nakita eh, sobrang mura lang eh. Pero itong setup ko ngayon nasa, let's say, mga nasa 2,000 plus to. Itong aking setup ngayon dito. Kung gusto niyo makita, read the comments down below. May pinned comment ako doon. Makikita niyo lahat kung saan ko to binili, kung magkano yung presyo, mga ganan. Para mapag-start na kayo. Time's a wasting, no? Number 2, gathering of resources or brainstorming. Siyempre, hindi ka naman pwedeng basta-basta lang mag-vlog. Like, hey guys, so ngayon, pag-uusapan natin yung buhay ko. Yan, so andito ako sa bahay, kumakain ako ng ganyan, ng ganon. Merong 100 million Filipinos sa bansa natin. Sa tingin nyo ba, may paki sila sa pagkain mo ng itlog, ng kanin, di ba? Siyempre hindi. Hindi ganun yun. Not unless super maganda ka, magwapo, ganun. Siguro, panoorin ka dahil very attractive ka. Kailangan hindi tumatagal yung ganun. Siyempre, kailangan may personality tayo. And isa yun, yung personality. Pero yun nga, kailangan mag-brainstorm tayo. Kailangan pumili ka ng isang subject or niche, no? Na doon ka magpo-focus. Currently, meron akong mga 6 genres na mare-recommend sa inyo para makapag-start na kayo in content creating. Number 1 is yung vlogging, 'di ba? Yung nagsasalita ka lang about
life, about the issues of this and that, mga ganon. Si makagago, ganon yung kanyang ginagawa. Naka-sit down vlog lang siyang ganyan. Pag nag-uusapan niya yung mga issues ng mga ganitong bagay, si Buknoy, mga ganon. And kumikita na siya doon. Wala siyang extra lighting setup na ganito. Wala siyang super gandang smartphone. Actually, kung kitirin niyo yung kanyang video, medyo madilim yung kanyang exposure doon sa kanyang mga videos. Normal lang, ang important kasi talaga is yung inyong content, yung sinasabi niyo. At yung kinakontent niya doon, si Buknoy. And marami siyang views. Kasi nga, trending. Madalas, tapat trending yung tinitira nyo. Yun, makakatulong talaga yun. Madalas kasi may mga vlogging na nagta-travel kayo, kaya lang, during the pandemic, wala masyadong travel na nangyayari. Kasi nga, madalas lahat tayo, nasa bahay lang, so... So malamang sa malamang, yung content nyo is nagre-revolve lang sa siguro sa social media, kung may mga issues man, pag-usapan nyo, kung mayroong bagong game na lumabas, pag-usapan nyo rin, mga ganun. So yun yung number one, vlogging. Pero Beans, di ba vlogging na yung ginagawa mo? Hindi, meron kasing parang may travel vlog, may reaction vlog, mga ganon. Sa akin kasi, vlog din siya. Pero in general kasi parang merong general vlogging term lang. Sa genre. Ganon. Na pinag-usapan mo lang yung mga bagay-bagay. Number two! So sikat na sikat to. Itong vlogging style na to. Beauty, yung content nyo. Yung nga lang, no? Marami siya nung gumagawa nito. Beauty. Kasi nga, very saturated to ah. Unang-una, murang-mura yung produkto. Pwede kang mag-start sa lipstick. Yung nga lang, no? Kung mag-beauty kayo, tatanggalin nyo dapat yung beautification dito. Kasi hindi mag-take effect yung makeup. Matatabunan siya nung beautification ng inyong camera phone. Number three, ito yung pinakasikat actually ngayon, gaming. Merong gaming streaming and meron naman gaming sa YouTube. Yung streaming, medyo iba na yun. Medyo magastos, kailangan nyo pa ng mga capture card or mga adapter, mga extra accessories para lang mapagana ang inyong whole stream. Kailangan nyo pa ng PC doon. Ang okay kasi sa YouTube na gaming lang, hindi nyo na kailangan ng computer pa. Kailangan nyo lang ng smartphone, siguro dalawang smartphone kasi nga, for example, magva-vlog kayo about sa ML nyo, sa gameplay nyo, kung mag-Gushon or mag-Leomord, mag-Silvana, mag-Helkert, ganyan, pakita nyo yung inyong gameplay. By simply screen recording the game in the phone. I-screen record nyo lang yung game sa phone, tapos yung isang phone naman, i-video nyo lang yung sarili nyo. Selfie rin yun. So, dalawang cellphone technically ang kailangan nyo sa isang gaming na vlog. Siyempre, kailangan mo na isa pang phone, pang video na sarili mo para makita yung reaction nyo. Ito actually yung ginawa ko sa previous kong take sa gaming. Nag-try ako dati, pero medyo na sobrang busy na ako sa aking YouTube channels. Wala na akong time. Pero nag-try ako dati, ayun, binidyo ko yung sarili ko sa DSLR ko, yun yung itsura ko. And syempre, sa smartphone ko, doon ko ni-record yung game ko ng ML. Yun lang, nakakatuwa. Pero syempre, kung tinuloy ko siguro yun, malamang malaki na rin yung channel ko doon. And yun na naman, ang nalagay ko lang is Road to Mythic. So may journey lang ako, pinakita ko lang yung journey ko into becoming a Mythic player. Yun, so pinakita ko yung aking reaction. Kung paano ako na natalo ng natalo. Yes, mahirap talaga pag solo gaming. And gusto ng tao yun. Gusto nila makitang umiiyak ka. Gusto nila nakitang natatawa ka. Yun yung content, yun doon. Yung parang reaction mo lang sa game. Very valuable yun. At guys, dapat ipakita nyo mukha nyo. Yung iba kasi dyan na gumagawa ng mga ML gameplay. Nalang, may text lang dyan. Yung mga voiceover lang. May secret ako sa inyo. So, meron akong dalawang channel. Tech Beans at Unbox Diaries. Sa Tech Beans, wala akong masyadong subscribers. Parang mahina, matumal. Kumpara sa aking Unbox Diaries, parang ang daming nagsubscribe. Ang bilis. Parang, ba't ganun? Sa Tech Beans kasi, puro kamay ako dati. Dito naman sa Unbox Diaries, pinapakita ko talaga yung itsura ko. So, siguro malaking factor yun. Kasi parang mayroong instant trust from the subscriber na, oh, okay, so ito pala yung nag-unbox. So, pagka puro kamay lang kasi, hindi nyo kasi nakikita kung sino nag-unbox. Meron kasing parang feeling na hindi to legit, di ba? Parang tinatago mo yung mukha mo. Natatakot ka. Kaya, di ba, yung mga Pinoy, mas ginugusto pa rin nila na bumili sa mall kaysa online. Kasi nga, may kausap kayo sa mall. Yun. Merong face-to-face. May trust. Di ba? Kaya nagsusubscribe sila kapag pinapakita nyo ang inyong mukha. At guys, huwag kayong mag-alala sa itsura nyo. This is what YouTube is for. Kasi nga sa ABS-CBN, GMA, yung mga usual na mga broadcasting network, madalas kasi yung mga gwapo lang, maganda yung kinukuha nila. Reality. Ganun. Sa YouTube, hindi naman. Si YouTube din bahala sa'yo. Actually, maraming vlogger na hindi naman kagapuan or kagandahan. Pero ang daming subscriber. Kasi nga, they're focusing more on their content, less on their looks. Ganun. Sa US, ganun din yun. Actually, isa sa mga pinakasikat na mga vlogger, katulad ni Casey Neistat, hindi naman siya ganun kapogi. Kung nakita nyo si Casey Neistat, saktuhan lang yung kanyang itsura. No, kung nga, hindi naman niya ka-level si Brad Pitt, no, o si Piolo Pascual. Pero ang dami niya subscribers, like super. Kasi nga, naka-focus siya sa content niya. Ganun dapat. Next naman is, style of vlogging na to is, medyo sumisikat na. Which is yung unboxing. No, merong sneaker vlog, cellphone vlog, tech vlog. Ang dami nang sumisikat. Malindi ako yun.
Yun nga lang, no? Hindi ko masyado mare-recommend ang unboxing. Pero kung may pera kayo, go for it. Hindi ko na siya recommended ngayon kasi nga magastos masyado ang tech vlog. Kung mag-i-start kayo sa tech, syempre kailangan nyo ng gadget. Kung gusto nyo mag-focus sa smartphone, kailangan nyo bumili ng mga smartphone. Pero Beans, para bang ginawa mo dyan? Bakit ang dami mo na smartphone? Well, lahat ng mga smartphones na nareview ko nung una ay galing lang sa pocket ko. Walang sponsorships or whatsoever. Pero as you grow kasi, magkakaroon ng mga sponsor. Kasama na yun, dun. Pero kung mag-i-start kayo ng tech channel, syempre, mag-i-invest talaga kayo. Bili mo na kayo ng mga sikat na mga mid-range phone or budget phone, ganun. Kung hindi nyo pa kayang bumili ng mga ibang smartphones, mag-focus muna kayo dun sa current na nare-review nyo. Mga settings niya, ganyan. Tapos syempre, tingnan natin ha. So guys, ito yung ating bagong gadget. Itong bagong mouse. Yeah. So ito yung guys yung ating magandang glasses. Oh. Actually, check ko ah. Uy! Pwede! Oh, sharp naman oh. Vivo V19 Neo. Oh. Ito yung specs sa likod. Oh. And guys, oh. Check natin ah. So yun ang box guys. Pwedeng-pwede ka talaga dito mag-unboxing eh. Eto no eh. Pinrest ko lang yung record button. Yun na yun. Tapos, ganito na yung quality na makukuha nyo. May content na kayo. Actually, hindi nyo naman kailangan ng magandang camera eh. Narito naman. Kayang-kaya ni Vivo V19 Neo. Tapos syempre, kung gusto mo ng mas magandang quality, pwede mong gamitin yung kanyang rear camera. Pang-unboxing. O, diba? So, tapat ko lang ah. Boom! Napaka-sharp! Ultra O screen, 48MP AI quad camera, 32MP front camera, and super night mode. Ayan. Admiral Blue, Vivo 1919. Ayan. Actually, mas maganda to sa mga product shots kasi nga mas sharp yung kanyang rear camera. 48 megapixels na. Kaya nga, kung gusto nyo mag-unboxing ng ganito, pakamay, and gusto nyo na mas malapit yung produkto, katulad nito, rear camera. Sa mga may gustong mag-try ng tech vlog, no? Okay lang naman siya. Actually, one of the best type of contents to. Yun nga lang, medyo magastos siya. So, kung may budget lang naman kayo, syempre, hindi lang naman to yung klaseng content na pwede nyong gawin sa YouTube. Meron ding entertainment, dancing, ganon katulad ni Rance Kyle. Sayo-sayo lang kayo. Kaya lang, syempre, inisip ko lang no, baka kasi ma-demonetize kayo lagi kasi nga mga sikat na kanta ang madalas yung sasayawin. Hindi ko alam kung paano nagawa nila Rance and ano. Rance and Niana. Kasi madalas guys sa YouTube, ma-demonetize kapag gumagamit ka ng mga beat ng ibang sikat na mga kanta. Yun na naman. Pero kung gusto mo naman lumaki yung subscribers mo na mabilis, pwede rin gawin yun. No? Last but not least, mga react vlogs. No? Katulad ni Paolul, ni Claro the Third. Yan. So puro sila react sa mga memes, ganun, sa mga issues din, ganun. So yun, react-react ka lang. Yung nga lang din, subject ka rin sa mga demonetization kasi nga gumagamit ka ng content ng iba at nagre-react ka lang. Not sure if madalas nakakuha sila ng mga ganon, ng mga copyright strike. So yun yung part, yung parang brainstorming, finding your genre, and sticking with it. Guys, isa pang super important na tips ko para sa inyo is maging consistent lang kayo sa inyong content. Kahit pa ako, kahit tech pa ako. Kasi sa tech, ang dami kasi masyadong gadgets. Na hindi lang naman smartphone. Meron pa tayong mga earphones, meron pa tayong mga charger, mga cables, wifi router, mga microphone, mga cameras, may kanya-kanya sila na audience din, no? Siyempre, hindi lahat interested sa mga Canon, Nikon cameras, pero tech pa rin siya. Siyempre, hindi lahat ay interested sa mga mouse, keyboard na tech. Sa cellphone siguro, medyo mas malaki ng audience kasi nga halos lahat gumagamit ng cellphone at naghahanap ng cellphone. Pero yun nga, important na maging consistent ka. Kung cellphone ka, mag-stick ka sa cellphone. Huwag yung the other day, nag-mouse review ka, then bigla kang nag-camera review, bigla kang nag-laptop review, medyo inconsistent. Kasi nga, yung subscriber mo, baka hindi hinahanap yung ganong klaseng content, no? Kung isa siyang tao na naghahanap ng laptop, baka hindi siya masyado into smartphones. Na, hindi naman ako naghahanap ng smartphone ngayon eh. Ngayon naman ako eh. Hinahanap ko yung laptop eh. So, bakit ngayon, ba't bigla kang nag-smartphone? So, nawawalan lang ng gana. Parang ano lang, kay PewDiePie lang. Nakasubscribe ako kay PewDiePie. Gustong-gusto ko yung kanyang mga memes. O, yung mga laway na review. Diba? Kasi nakakatuwa siya. Nakakatuwa yung parang nireview mga memes. Kaya lang, pag bigla siya nag-Fortnite, nag-Minecraft, nawawalan ako ng gana. Hindi naman naglalaro ng Minecraft eh. Why? Bakit PewDiePie? Masyado kasi malawak ang kanyang audience base, yun nga. Yung iba, interested lang yun sa kanyang mga meme review. Yung iba naman, gusto makita yung Minecraft na content niya. Kaya lang guys, malaki na kasi siyang YouTuber. Isipin yun. Masyado na siyang malaki. 100 million na nga siya eh. Pero kapag nag-i-start kayo, ito yung napaka-importante na bagay pag nag-i-start kayo. Stick to your niche. Pili lang kayo ng niche nyo. Yung parang topic talaga na nakapokus sa isang bagay. Isa naman na example, no? Yung iba kasi nakita ko, nag-ML content, tapos biglang, nag-shift bigla sa Twice, nagre-react sa Twice, mga ganon. So, yung dating nakasubscribe dun sa ML content nyo, hindi naman interested dun sa Twice, magtataka na, ay, hindi na pala. This channel is not for me. Parang, ay, nawala yung parang gusto ko nakita lagi na magandang gameplay ng Leomore, ng Gushon, ganun. Pagbilang Twice. Ano meron dito? Hinahanap ko kasi yung parang gameplay para mas gumaling pa ako sa pag-gushon ko or pagka-funny ko. Yan, diba? Tapos biglang Twice. Ano ba yan? BTS? Ano? Pake ko dyan.
So mawawala ka ng ano, ng audience nun. Pagkapalipat-lipat ka, kung everywhere ka lagi. Actually, ako nakasubscribe ako sa maraming channel. Pero, madalas isa lang naman ang hinahanap ko dun sa channel na yon. Kapag ka nag-iba siya ng content, for example, camera siya na tech review, madalas kasi hinahanap ko lang is mga Fujifilm na camera or Canon. Ngayon, pag bigla siya nag-Olympus, bigla siya nag-Panasonic, ano yan? Hindi ko kailangan yung camera na yan. Hindi yan yung para sa akin. Kita niyo yun? So, mawawala na ako ng gana, hindi ko i-click na yung content niya every time na magpo-put up siya ng bagong upload. Sisira ang inyong algorithm. Pag nawala ng interest ang inyong core audience, doon kayo mayayari. So, stick to it lang, stick to it. Yun ang technique dun, guys. So, nakapili na kayo ng magandang niche. Okay na yun yung cellphone, si Vivo V19 Neo na. Ito na naman, guys. Mag-start na kayo maggawa ng content nyo. Mag-research na kayo kung ano sabihin nyo. Isulat nyo kung hindi nyo alam yung sabihin nyo. Basta makapag-start na kayo. Start na kayo, tapos mag-record kayo regularly. Then after nyan, mag-edit na kayo. Pwede kayo mag-edit actually sa cellphone nyo lang. Pwedeng InShot. Pwedeng Adobe Premiere, yung mobile version, pwedeng KineMaster, mga ganun, yung mga sikat eh. So technically, hindi nyo kailangan ng magandang computer. Yung cellphone lang, kaya nyo rin maging editor nyo. Then pagkatapos yung edit, post nyo agad. After nyo i-post, ito yung next na step na mahalagang mahalaga. Market to the right audience. Guys, sinasabi ko to lagi, market to the right audience. Malamang sa malamang, yung family members nyo, yung nanay, tatay mo, hindi mo naman interesado sa ganyang content. So siguro kung love ka lang siguro, no? Paano din ka talaga? Kung love ka, pwede ka lang, baka ambulance lang gana. May joke lang. Or yung mga friends mo. Kasi karamihan sa atin, nag-start na i-promote sa mga friends natin. Kaya lang, sa tingin nyo ba magugusto nila yung ganyang klaseng content? Sa tingin nyo ba magugusto nila si Twice or si BTS? Baka konti lang. Pero gusto kasi natin, ang audience natin, 100, 1,000, 1 million ang makakita at makakagusto ng ating content. Paano ko magagawa yun? Well, you've come to the right place. I know how to do it. Kasi nung start ako, pumunta sa Facebook, meron ako nare-review ng phone, mga specific brand na ganito. For example, si Vivo, pumunta sa Vivo na groups, ganyan. So, si Vivo V17 Pro na group, ganyan. So, doon ko pinost yung aking video. And, boom! Marami ang nanood. And, mataas ang retention. Ibig sabihin, mas matagal silang nanood. Kasi, interesado yung mga members doon sa ganong klaseng content. Yan. So, kung makahanap ka ng group na naka-focus dun sa topic mo, much better. Important yun, marketing. Pagkatapos mong i-market, ang next mong gagawin is gagawa ka ulit ng content para makakuha ka ng core audience. Pagka nakaipon ka na ng mga audience, meron ka na subscribers na pabalik-balik na manunod ng ano. Tapos si YouTube, syempre siya na yung bahala sa'yo. Hindi mo na kailangan na pumunta-punta pa sa mga groups. Promise, hindi na ako pumupunta sa groups ngayon eh. At nagpo-post doon eh. Kasi nga si YouTube na yung bahala sa akin. Alam na YouTube kung sino yung audience ko. Sa start lang kasi, wala lang kasing pagbabasehan si YouTube kung bakit kang ipopromote niya sa home feeds ng ibang tao. Ngayon, kapag malaki ka na, meron ka na kasing data. Like, puro pala cellphone video to. So ipapakita ko sa mga cellphone na viewers na interested sa mga cellphone. And there you go. Kapag tinuloy-tuloy mo to, lalaki ka. Promise. I promise you that. Basta galingan mo na lang, maging consistent ka lang, tapos i-market mo siya. That's how you do it. Hopefully guys, nakatulong ako sa inyo dito sa video na to. This is a very confidential information na binibigay ko for free kasi nga, subscribers ko kayo. And I want the best for you guys. Especially these times na medyo mahirap kumita ng pera sa labas, no? Madalas, gawin na natin digital guys. Kaya nga malakas si Netflix eh. Kaya nga malakas si YouTube ngayon eh. Kasi nga, lahat sa bahay, nanonood lang. Medyo maingay na ngayon, no? Pero pansin nyo, dahil naka ganyan tayong setup, mas nalilesen yung noise. I told you. Ayan, so pumasok muna tayo sa loob, no? Kasi nga, medyo maingay sa labas. Pero, yun nga. Thank you so much for watching, guys. And if you want to see more awesome videos just like this one, pati mga unboxing videos, mga cellphones, ganun, marami ako nyan. Mag-subscribe ka lang, hit that bell icon so that you don't miss any of my great content. Again, Vivo V19 Neo. Gamit ko ngayon. Oh. And you're watching Unbox Diaries. Woohoo!